1920 half penny, mayroon ka ba nito? At magkano? Alam mo ba na mayroon na rin itong halaga sa ngayon? Alamin mga kaibigan, at kung gusto mong magantong klase ng video, ay pakisuporta po ng ating channel. Ayan po yung pag-uusapan natin mga kaibigan, yung 1920 half penny ng United Kingdom. Bali, galing po ito sa United Kingdom, ang perang ito, ng United Kingdom ay matatagpuan sa lugar ng Europe mga kaibigan. Ang nasa portrait po ay si George V was King of the United Kingdom and the British Domination and Emperor of India May 6, 1910 hanggang 1936. Isinilang siya sa London, UK at namatay din doon sa London. At anak niya si George VI mga kaibigan. Yan po yung naka-portrait diyan. At mababasa mo dyan yung George G.B.S. 5 De Gravret Omni Rex Speed Death ND M. Ang ibig sabihin po niyan sa madaling translation kasi napaka hirap basahin mga kaibigan sa translation, George the Fifth by the grace of God, King of the Britain, Defender of the Faith, Emperor of India. Ito po pala si George V or George the Fifth ay Emperor of India. Yan po yung IND saka M, yan po yung Emperor of India noong 1910 hanggang 1936. Yan po yung naka-portrait si George the Fifth. At ang kanyang gilid ay smooth. At tingnan naman natin dito sa likod. Ayan, mabasa mo dyan sa likod at makikita half penny, yung denomination ng baryang ito na nagaling sa United Kingdom, 1920. At mayroong nakaupo na figure ng Britanya at may hawak siyang trident or salapang sa Tagalog. Ayan, tatlo ang matuli sa dulo at mayroong siyang shield na hawak. Mayroong nakalagay na flag ng United Kingdom. Sa likod naman, makikita mo dyan yung dagat. Ayan yung kanyang reverse mga kaibigan. Ay, itong baryang ito mga kaibigan ay ginawa mula 1911 to 1925. Itong hawak natin ay 1920 at gawa sa bronze. Huwag na po kayong mag-akala na yan ay gawa sa gold. Yan po ay gawa sa bronze ang baryang ganito. At yung ganitong barya mga kaibigan, mayroon itong mintage na 35,146,700. Dito kay Numista, mayroong 30% in frequency ayon sa kanilang mga datos ng koleksyon. Pero dito sa NGC, sa Numismatic Guarantee Corporation, Grading Coin Company, mayroon siyang 35,147,000 ang mintage. Eksaktong 35,147,000 ang mintage doon kay NGC. Ay, hindi po tali yung kanilang mga datos ni NGC sa kanito ni Numista. O ayan mga kaibigan, makikita nyo ito kung pupunta kayo dito ka sa site ni Numista. Ngayon, ngayong panahon, ang 1920, ang good condition na 11 pesos at yung XF ay 58 pesos. Yung ganitong barya na hawak ko mga kaibigan, ang condition nito ay nasa fine condition. Kaya nagkakahalaga siya ng 35 pesos sa ngayon. Ang dinalaw natin mga kaibigan, iba pang site katulad ni eBay. Nakita natin doon kay eBay mga kaibigan, yung pinakamababa na nakita kong presyo niya ay $0.39, sa peso ay 21 pesos. At ang pinakataas kay eBay sa ngayon, $25, sa peso naman, 1,375 pesos ang isa. At tinignan natin kay Carousel at kay Lazada ngayon, ay wala po tayo nakita doon nakapost at ang nakita natin, mayroon din dito kay Alnumis site. Ang mababa sa kanya, $0.75, 41 pesos sa Pilipinas. At yung pinakamataas kay Alnumis, $60, uncirculated, 3,300 pesos sa Philippine money. At tinignan natin din mga kaibigan dito kay Numismatic Guarantee Corporation, yung graded coin na 1920 mga kaibigan, pinakamababa kay NGC. Graded coin ay $1, halos 55 pesos. At yung pinakamataas sa kanya ay MS66, nagkakalaga ng $350. Sa pera natin ay 19,250. So, simpre po, mataas talaga yung MS66 graded coin kasi yan ay
dumana sa authentication ng grading company, kaya po yan ay mahal. At dumako naman tayo dito sa atin sa local sa Pilipinas. Yung ganitong coin, marami kang makikitang nagpo-post dito sa ating coin collector group sa FB. At hindi naman ito gaanong sikat kasi ang mintage nito ay mula 1911 hanggang 1925 ay million-million ang mintage. Kaya ito ay hindi naman ganong kamahalan. Pero sa ganitong barya, anong year ba ang pinakamahirap hanapin ito? Ang pinakamahirap hanapin, mga kaibigan, ay 1924 yung specimen. Meron siyang 0.17% ang frequency. At yung sunod na low mintage, 10,734,900 itong 1922, 15% ang frequency. Pero dahil million nga ang mintage niyan, mga kaibigan, yan po ay marami talaga niyan sa circulation. Kaya nakakarating ng Pilipinas. So, ang presyo nito, mga kaibigan, nito sa atin sa Pilipinas, ilang ulit nating pinagbalik-balikan yung mga coin collector group sa FB na kasali tayo, ito ay nagkakahalaga lang ng 120 pesos ang isa, yung ganitong condition. Pero pag UNC, umaabot po yan ng 150 pesos ang isa. Kung gusto nyong malaman kung ang presyo nito, pasokin nyo yung coin collector group ni Numismatico ng Pilipinas. Doon ko nakita ang mga ganitong klase ng coin na nag-post ng ganitong halaga, 120 pesos. Pero mayroon din tayo nakitang nag-post doon ng maramihan, 18 piraso, nagkakasalahaga ng 1,250. Pumapatak yung isang piraso ay 69 pesos lang, mga kaibigan. So ayan, mga kaibigan, kung maramihan, pwede po yan sa 69 pesos ang isa. Pero kung paisa-isa, mabibili mo yan ng 100 to 150 pesos. Yun lang po manasabi ko tungkol sa barya ng United Kingdom hot penny. God bless you all. Bye-bye!